Hi guys! Welcome to our vlog, Han&Kay! So today's video, ang guest ko ngayon ay ang aking pinakamamahal na mother! My mother! So, last week, as you can see, yung last video ko na in-upload is yung yun yung flight ni Mama na pinikap namin siya sa airport na after 2 years and 8 months kararating niya lang dito sa Pinas. And yun nga, ito ngayon ang topic natin, guys. Ang i-share namin is requirements as an OFW entering to Philippines. So yan yung i-share namin today. And we're gonna talk about the requirements na pre-provide ni mother as an OFW. So, first, let's talk about, can you share a little bit story of yourself? Pakilala ka naman sa aming vlog para makilala ka nila. I'm Rose. You can call her Rose, Mommy Rose. OFW ng Hong Kong. Yeah. 3 years pa lang ako sa Hong Kong dahil yung boss ko dito sa Pinas, dinala ako doon sa Hong Kong. Wow. So, I'm so blessed dahil may boss akong napakabuti nila at na napakabait nila. And then yung requirements ng pabalik sa Pilipinas pagka fully vaccinated ka is Onehealth pass. So ito na guys, yung requirements na sinasabi ni Mama para sa mga upcoming OFW din na pabalik ng Pilipinas, ito yung requirements as of August 2022. So yan. Kindly share the requirements you provide on the Philippines. Yung requirements for the Philippines from Hong Kong is Onehealth pass, fully vaccinated. No more swab test. So, bali yun lang. At saka yung mga documents mo. Passport. Latest passport. And yung, ano ba? Plane ticket. Yan. So, at saka Onehealth pass. Guys, ito yung link na kung saan kayo pwedeng mag-register if you are an OFW, guys. So, dyan. Click na lang yan, guys, and take note that Onehealth pass is free. You don't need to pay, guys. So, iba kasi, marami nagtatanong kung may bayad daw ba or free yung Onehealth pass. So guys, Philippine, ano yan, government yan guys. So it's a free. Free website. Kung mapunta kayo sa may nagsasabing payment daw, ay, mali yung kiniklik nyo guys. So hanapin nyo yung itong link na yan. Yung nandito sa wall namin. So, pag, ano pa yung mga, yun lang yung additional. So Onehealth pass for vaccinated yon. So, your vaccine card, your vaccine information, your passport. And plane ticket. So, yan. So, pag unvaccinated naman, guys, so, may kasabay si Mama na kaibigan din as OFW din sa Hong Kong na unvaccinated. So, ito naman, guys, yung pre-provide ng friend niya na unvaccinated. Yung unvaccinated naman, bago siya mag balik ng Pilipinas, ay kailangan mag-swab test. And then, mag-provide din siya ng one health pass at saka mga documents niya. And then, pagdating dito sa Pilipinas, ay mag-quarantine siya ng 5 days. Ayun, guys. So, kapag unvaccinated ka daw, ulitin ko, ang kailangan nyo i-provide is registered to ulit sa Onehealth pass. Yung i-click mo naman from vaccinated, i-click mo naman is yung unvaccinated. So, kailangan meron ka din provided na swab test as negative result. And then, you need to quarantine here in the Philippines for 5 days. So, if you're an OFW, ano yun, guys? Libre yung ano nyo, hotel nyo, tama? Provide ng OWA. So you're still lucky. Kahit before naman, guys, na tuloy-tuloy pa din yung last year na pandemic, di ba? So, ang OFW talaga is libre. Pero pag you are tourist from outside, non-OFW pala, I mean, if you are non-OFW, wala, last year, katulad ko, nung nag-visit kay hubby sa Germany, sariling payment ko yon. Pero ngayon, pag OFW ka talaga, free yon. So, yan. So, ganun pa rin naman, guys. Kahit hindi na unvaccinated, pwede. So guys, binuksan muna namin yung ilaw kasi madilim na. So paggabi na kasi guys, nasa tanay ako ngayon. So kung mapapansin niyo wala dito si Kai kasi ayaw niya muna dito kasi nga walang internet at nagwo-work siya at the moment. So gusto niya muna doon sa condo natin itira namin. Doon muna siya magstay. So LDR muna kami at some days. Yan. So continue natin guys. Ano nga 'yon yung friend mo ma? May share si Mama.
dahil po siyang mag-forgood, so bali hindi na siya babalik ng Hong Kong, kaya okay lang yun na wala siyang vaccine. Okay, pero pag babalik pa siya, hindi na rin siya pwedeng bumalik kasi masyadong strict yung Hong Kong. O, kailangan may vaccine ka talaga. Mm-hmm. So yun guys, kung for good ka pala talaga as OFW here, na pabalik ka, pero for good ka na, okay lang na unvaccinated ka. Pero kung babalik ka ulit ng Hong Kong, sa Hong Kong kasi si mama, so strict talaga si Hong Kong, kailangan talaga vaccinated ka. Hindi ka rin makapasok kung unvaccinated ka. At kahit tourist, hindi pa rin open ang Hong Kong, right? For open, tourist. Open na rin siya, kaya lang kailangan mo rin mag-quarantine. At saka the same swab test. Bago ka umalis, kailangan mag 47 hours. As yung result ng ano mo. 48 hours yun. And then pagdating mo sa Hong Kong, is another swab test. And then quarantine. So yun, may rules din si Hong Kong. Pero yung more on, ang ano natin, share namin today is yung requirements sa Philippines. So yun guys, one health pass pa rin naman, still the same. So good thing, di ba? At least kahit pa paano, unvaccinated sa atin, pwede na makapasok. Basta mag-quarantine ka lang talaga. Pero yung tourist, I don't think na pwede na sila. Basta this vlog is about OFW only. So yan. So ano pa, may share ka pa sa kanila? Wala na. So first time ni Mama ang makita siya sa video here. So so hopefully guys, may naunawaan, may naintindihan kayo sa aming vlog. And please, if you have some questions, just comment down below. And don't forget to click the notification bell and subscribe to our YouTube channel. And thank you guys. God bless. Don't forget my Mama Rose. Please like kayo guys ah. And subscribe na din. And comment yes, kayo please. Guys. Kung may maisagot ako sa about sa OFW concern nyo, I'm gonna ask her again. And then I will reply if you have some questions. So bye-bye guys. Thank you for today. Keep watching our vlog. Bye.